FlipTop, Pakusganay 5 dito pa rin, Kapo Auditorium, Davao City, Isabuhay, Battle ang parating. FlipTop 2019, FlipTop ang higay para sa parating natin laban. Shoutouts sa lahat ng hip-hop sa buong Mindanao. Mapa-battle rap, mapa-music, at lahat ng ibang elemento ng hip-hop. Alam nyo na yun. Shoutouts sa Snob, kay Sak, lahat ng FlipTop Mindanao Division staff. www.fliptop.com.ph, silipin nyo yan. Sa kanan ko, Davao City represent Magigay para ay 6-3. Dear Jesus, kamusta? Dakilang bro, alam mo, dala-dala ko munting liham ko. Problema dito sa mundo, alam mo, grabe dami na. Dati-rati pa, pabalik-balik na. Kailangan ko lamang po ng sagot. Kahit nakapiranggot, nang hiling kong kahit kapiraso lang na swerte. Kahit magtanda ko, ba man di pa rin nabot ang ginawa, tapos ang taas pa ng kuryente. At sa kaliwa naman, galing pagpagadian para sa inyo, Magigay para ay Rudic! Kagara sa mga gigamit ka sanina, sa mga kaila permirag pamalita, branded nga item permi ipakita, ilahang kalipayog na ay masuya, pinalitra ba ni mama nga nagpaulipon sa Saudi Arabia, abidyud ni mukurato diskarte, puno di ay utang sa ilang balwarte, sa kuatubangan ay pag-inarte, palihog lang ayaw pag-inate, kulog mambaraha kung bangka si Rudic, sulod ka sa bulsa sa hustler nga adik, patas nga laban, mura mo patatas nga akong panitin. Luag akong bulsa, sulod mo. Discarteg talento sa ako, luhod mo. Yo, shoutouts, Moro Beats. Siyempre, Reality Clothing, Gerald Angera, CDO Scene, Disciples of Culture sa Dubai, mga tropa sa Taiwan. Let's go! Isabuhay Tournament Battle, pito ang hurado, tig-dalawang minuto, dapat mas stricto tayo dito. Sana sundan natin. Nanalo ng coin to si Rudic. Pinili niya ba una? Si Sixth Threat. Unang balat! Pahingan natin! Sa laban na to, kailangan ko daw ng utak ko. Kasi may utak daw yung utak mo. Bawal ang makupad o magkulang sa katulad mo. Pariga may metaphor and hyperbole para sasalpukan to. 10 beses kong niraon yung 36 chamber, yun ang nasasakupan ko. 360 degrees mathematics, yun ang gagamitin ko sa katulad mo. Kasi tulad mo, tang inakala mo talaga aakit ako ng stage babaan at ng ganong kabatoy na reference katulad mo? Ito'y pagbabalik ko ng isa buhay. Ihanda ninyo, pusta nyo. Pero FYI, yung rifle ay di nakafocus sa'yo. Anigma, ano ba? Ba't parang bogus na to? Di naman ako nagtrabaho noong Disyembre, ha? Pero ba't may bonus ako? Binigay niya sa akin pang bonus round. Kaya may nagahamon. Di nagets ang puta. Sabi ko binigay sa akin pang bonus yung round kaya may nagahamon. Ito'y asintadong tirador. Isang bala lang ang nakakasa. Bacardi 151, kahit one shot lang may tama ka na. Bacardi 151, kahit one shot lang may tama ka na. Ano ba kasi lamang mo sa akin, ha? Yung height mo? Huwag mo naman pagdamot yung tips. Yung height niya 5'10, pero ang laro pang kids, basic math lang tong 5'10, 50-50 lang. Ang sagot dyan, peeps, kahit lagyan ko pa ng isa tong 5'10, di ka pa rin aabot sa 6! Ano? Kaya pa? Tuloy ko ba tong round na to? Alam mo, ano mas malala? May 2 rounds pa ako. Ba't ka pa kasi sumali-sali ng isa buhay, ha? Kasi feel mo na, kaya mo? Etang ina, maestro nga, nag-back out nung nakita yung pangalan ko? Ako'y maniningil ngayong gabi. Saan ka tatakbo? Pagkat kadarap
taratrat mala, mama sa pano, isang Kristiyano at Muslim, bakbakan nga ba to? Kahit dalawang beses manalangin kay Allah, sisiguraduhin kung ito'y tatatak sa ala-ala mo. Pinaandaran mo ko tatlong taon na, alam kong natatandaan mo, pre, ngayon sabihin mo ano feeling na yung stilong memes mong nila ay dudurog sa'yo ngayong gabi. Yo! Davao gang! Rekta na agad, anigma, mamaya na yung pasasalamat. Susulitin ang sagad, hanggat kanyang mukha mapuno ng pasasabanat. Andito ako sa wabad. Walang threat ang sa akin ay makakaawat, DDS ka, Brad. Pwes wala nang maglilinis, magbirador na nakakalat. Tong threat na to, sasalubungin ko ng gulpe di gulat. Bugbog ka sa tugtog ng realidad habang namumulat. Na stigmatism tumatanim at iyong nanaisin na sa pagtulog ay di na gumising. Pagkat aninag mo na barado yung flow mo sa akin, talukap at kuko, mangingitim ako ang iyong aneurysm. Mas nanaisin mo lang talaga na mamatay sa pagkatulog kaysa harapin ako at magkaroon ng balls. Tong pusing MC, bagsak sa aking energy ngayong gabi, Maria Cristina Falls. Kasi formula mo tol, di na clandestine. Kabisado ko bawat buhol lang yung intestine. Madali ka lang isodomize, no vaseline. Sakit nito, naka-emphasize, no endorphin. Lyrical murderer pag ako nag-rhyme scheme. Pakikordon ng area sir, ito white crime scene. Yung ginagawa mo, not surprising. Di na bago, not game changing. Multisyllabics, psh, basic skill. Para lang grade 6 na umaant, heel kill. Kaya't bitch, paano kang kikitil? Ikay Peking Smith, ampon ni Will. Kilalang kilala ko mga rapper na katulad mo. Makikigamit ng di kanyang stilo, squatter ugali mo. Pag kilala na, ipagsisigawan, urig kami. Pag tunay naman yung nakalaban, tutupi parang origami. Akala mo ikaw ay pon, kasi aabot hanggang dulo? Makakarating ka doon, pero pugot na ang iyong ulo. Simpleng lohiko, para sa katulad mo na katapat ay moro. Parang pinapat ni Anigma nagwawalan toro sa nakakadenang kulay pulang loro. O sige, gawin natin komplikado ang laro. Halimbawa, pareho tayong pyesa ng kabayo. Basic na galawang gaya-gaya. Moves mo pang letter L, pa Q. Kaso hindi to chess, ito ay dama. Yung horse ko dumudouble U. Strict to, dalawang minuto, time. Time, follow up, balance, 6-5-5-11. Puta, adik na adik ka. Pansin nyo, panay kamot sa anit. Magsindi ka, post mo sa Facebook, total. Ngayon, patokhang adik, ikaw may pinakamaraming laban sa Mindanao Division. Nakakaputa na lang. Ano ba role mo sa division natin, ha? Maging banot-batukan? Ba't ka nga pala bibigyan ng magandang role, nakakabato ka naman. Sabi ko, ito nga palang pakialam mo sa role kung nakakabato ka naman. Tingnan nyo yung mata. Dilat na, mukhang processing pa. Pag natutulog ka naman, yung isa pikit na, yung isa gising pa. Sabi niya kay Batas, buong kampo terroritmo sumublay. Tawag doon, metaphor to the square root of 4. Metaphor to the square root of 4? Ilang beses kong binagsak yung mat, pero pare, grabe. Walang metaphor to the square root of 4. Di ko alam saan galing yung mga salita niya, yung pag-iisip, gamunggo. Pinakamayaman sa pagadian, may sarili siyang mundo. Aminin mo na kasi, panggap ka lamang pre, kinukonsente ka lang ng mga kabarkada mo kasi basta pagwak walang pake, dinadaan lang sa magandang term, yung kanyang term, umaastang tagatate. Feeling mo yung term mo may tira, nilalagnat ka lang kasi, bars. Tangina, binaong ka na ng batas, buhay pa rin yung ungas, grabing pabor. 7-0 na yung resulta, nakaligtas pa sa diktador, galawang DDS lang. Itong adik, pinalusok lang ng batas para bumulagta sa tirador. Itong,
Yo! Itong adik, pinalusot lang ng batas para bumulagtasad. Tirador, maya-maya magbabanggit na naman yan ng kung ano-ano, kala mo kung sino. Mag-aala, tatalino. Yung mga reference mo, pang matalino, pero di nakakatalino. Nagets mo? O na hindi ka nga pala matalino? Ang bota. At ang grupo niyong Mindanao DC Clan, isang malaking phishing scam. Paano to naging DC Clan eh? Disik yan, numero unong critic sa aking mga achievements dyan. Lumantad ang sakit mo sa round na to. CT scan, humarap ka. 082 Davao City, yan ang tunay na DC Clan. Yo! Ikaw ay duwende na hip-hop. Pandak na, naka-skinny jeans at skinny shirt. Ang liit ng utak, ang liit ng paningin, kaya ang liit ng pananaw. Napanood mo lang si Looney, kala mo Looney style na mag-aangat sa Mindanao. At mali ka kung akala mo ang kasalanan na to ay safe at mababaw. Style jacking sa hip-hop, katumbas ng rape sa Davao, sa baril ng lesbo ng agaw. Original to when I smoke you, di ako nagbe-vape, malinaw. Pag ako naghain, authentic, walang monosodium, tak-tak-tak, glutamate tong kinilaw. Sabi mo? Jokes mo, nagiging bara? Nagpapatawa ka ba? Bara ko, nagiging droga? Sa panahon ngayon, parang shabu konti lang nakakakuha. Yung mga nakikinig, nagkakaroon ng pakiramdam na buhay sila, kaya kinikilig. Effective at addictive para sa mga nag-iisip, utak, hardinero, karunungan, dinidilig. Gusto mo maupo sa trono? Lalagpas ka ba sa akin, yun ang katanungan. Eh hulman ang sulat mo, wala sa korte, kaya walang katarungan. Sa libro ni Enigma, hanggang dito lang ang iyong pangalan, George R.R. Martin ng Galawan. Sunog ka ngayon na parang hapunan ng panganay na dragon ni Daenerys Targaryen. Yung pangalan mong Six, yan ang sumisimbolo ng pag-dominate ko sa ligan to. Sa Old Testament, pangalan ko Joshua, pang-anim na libro. May anim na letra ang Joshua kung bibilangin nyo. Anim na taon ako sa liga na sinimulan ko muling pagbangon ko. Malamang sa parting to, kinikilabutan na kayo. Anim na laban, hiningi ko kay Enigma kung natatandaan ninyo. Andito na ako sa pangatlo. Pang-apat, pang-lima, pang-anim ko, sakto sa dulo ng tournament na to. Ikaw? Ako yung kalaban, pang-anim mong kalaban, di ba? Ako yung banta sa pangalan mo na ngayon nagkatotoo. Ngayon, pangalan mo sa liga at papel ay magka-metapora. Tiklop ka sa pang-anim, wala ng pampito. Kundi nyo na-gets, subukan yung bilangin. Kahit gaano kalaking papel, itiklop nyo hanggang anim na beses lang pwede. Natutunan mo yan sa akin. Ano, Tret? Sino ngayon ang natumba? Pagpas lang ko sa iyo ngayon ay may basihan at mas makatotohanan pa sa alamat ng Kraken. May-ari ng similya mo, iyak, namatayan ng anak parang si Josephine Bracken. Time. Andito na tayo sa huling ikot. Totodo ko na lahat to. Tansyahan sa round 1, kulitan sa round 2, seryoso tayo sa pangatlo. Ikaw ang first batch ng Mindanao. Oo na, walang pumipigil, Paps. But we changed the fucking landscape na lumabas yung Sak, Fukuda, Nikki at Tats, naging winning team nat na natiling intact habang ikaw yung matagal nang sakit sa mata on paper, Philippine tax, pero mahawak nga. Welcome sa round 3, ito na ang finishing touch. Ang laking kupal mo, Rudic. Di ba hater ka na sa maestro dati? Talagang lap trick. Kasi naging dick rider ka na ngayon porket si Sak nag-click. Naging cheerleader ng maestro, sobrang wak ng trip. Naging bakla na yung galawan, kakasak ng dick. Kaya bagay lang sa iyo yung pangalan mong Rudic. Aminadong papampam. Sobrang atat mo sa spotlight, gusto mo yung mukha mo nasa cam. Wala kang pinagkaiba sa naglalabas ng titi sa jeep. Kundi mo pa ito ramdam, napapansin ka lang titi ka kasi desperado ka sa cam. Pangalan niya dati, Makatang taga Mindanao. Talagang sinulit niya yung tama kasi di ka nagmarka sa Mindanao. Itong si Rudic na kawawa. Daming galit sa'yo tungaw sa pambubuli mong pambata. Paano ka naging Makatang taga Mindanao? Eh yung taga Mindanao, di ka tinuring na Makata. Yeah!
sabihin mo, paano ka namin re-respetuhin? Eh, yung gali mong pangit. Ikaw yung rapper na black sheep na ang daming chalk shit, parang ako yung kapuspalad kasi kinakain ko plastic! Kinakain ko plastic! Paanong di mag-choke? Eh, kinakain ko plastic! Sobrang yabang pero puro lang amba. Puro bayag lang yung dala pero yung utak mo lang pa. Bisaya, onte ka karon kung imong kaisog mo palagba, kaning si Dick, di ka tindugog iyaha kay puro bayag rice. Debut battle ko kay Sadie, 3 years ago. Ramdam ko na yung hate mo dati pa. Ikaw yung kaisa-isang judge na di bumoto sa akin. Daming shit na sinabi niya. Ngayon, san na yung tigas mo? Ba't parang di makahinga? Ganyan talaga yung judge. Saka lumalambot kapag kinakain na! Binalikan natin Pakusganay 2 yung mga critics at kutsa mo. Ngayon alam mo na kung paano dapat maglitis at maggurado. Binanggit ko na ito ng ilang beses. Saksi ang mga tao, maling marumi ang DDS, ikay malinis din ang ba. Nung laban nyo ni Tats, ikaw ang panalo. Pero ngayong gabi, may maniningil sa mukha mo. Kaharap mo ngayon ang ninakawan mo ng bara kasi nag-cross-dialect ka ng kamao. Oh, nakakalito ba? Sobra mong ipokrito. Tinira mo ako nung laban nyo ni Fukuda, di ba? Tapos ngayon nanakawin mo bara ko? Oh. Baka naman sabihin mo na nag-originate talaga kay Ran yung barang kamao. Tarantado. Halatang sa FlipTop Mindanao, kulang pa yung pagbababad. Lahat ng yan nag-ugat sa round 2 ko 6 years ago. Rudic versus Juan Tamad. Reality bro, wala ang sariling diskarte. Di ka ba nahihiya? Baka ma, tetano ka kapag nakipaghabulan sa aking cross-dialect. Ikaw ang taya. Yung cross-dialect ko, laruin natin sa pauso nilang baliktaran game. Yeah! Kundi ka gustong malubot. Huwag kang magbatigas na parang tubol. Putiyon ka nga klase sa lapok. Kasi kupal ka tol. MACD, G-spot, high blood. Pakaligpit ng iyong abatukan. Yung abatukan? Naku, tabang no, yun ang isisigaw mo pag binaliktad ka ng mga yan. Tapos yung mga angulo mo umiikot lang sa apat, dikit lang sa balat, na parang sa lawn pass. Tira, pamilya, hitsura, relasyon, pangalan, angles, walang kupas. Pinupunto ko bro, sobrang pulubi ng creativity mo, pati kabastusan pinapa-on pass. Talento mo, walang mabuting direksyon, kala ko ba MC? Ba't wala kang moral compass? Ako, sa laban na to, tatlong angulo lang talaga ginamit ko. Pero tagustong kalamnan. Isang matalas na dulo at dalawang sima. Pero bago ko pinana, sinawsaw ko muna sa kamandag ng kaalaman. Ngayon 6, alam mo na ating kaibahan. Kasi itong si Rudic, nanggaling to sa era ng urig na moves. At ang mga gaya-gaya, whack. Kalaban ko, gaya-gaya loons. Baka bukas, gaya-gaya sack. Nung huli mong laban, gaya bara rudes. Pero style ko, di mo majajak. Di mo masosolve ang Rudic's cube. Kung dami ng kahon, di mo matiyak. Dismantling wordplay ba? Hoy, katauhan mo ngayon, parang lapida. Round 1, tinanggal ko letrang A. Ikaw si Lito, lapid. Role mo, nilibing ko na. Round 2, tinanggal ko letrang L. Ikay nakikiapid sa stilo ng iba. Round 3, obvious na ba? Tinanggal ko letrang D. Inapakapakan kung dignidad mo. Oo, na, api, kita, alipin, time. Pakusganay 5, 6 threat versus Rudic para sa
sa buhay, maging guys pang beses para sa... Mahirap nun. Mahirap ng laban na yun. Sana tabla na lang. Pero dahil tournament tayo, may pito tayong hurado. Ang boto, 4-3. Para yung 6th threat. Breakdown ko lang yun sa akin. Sa round 1, binigay ko yung ka-6 threat sa edge niya na movies. Pero props ka rin pa rin kay, ano, parang kay Rudic. Sobrang liga, parang yung edge ng ni ano, 6 threat doon is yung movies. Sa round 2, binigay ko kay Rudic. Kasi para sa akin, bumaba yung energy at hype ni 6 threat. No? Tapos bumawi si Rudic doon sa mga references niya. Sa round 3, para sa akin, nagkaiba naman. Yung kay Rudic naman yung energy yung bumaba. Tapos kay 6th threat na naman yung tumaas. So, 1-3, 6th threat. 2 kay Rudic. So, props sa kanilang dalawa. Sorry sa ano, pero yun talaga yung judging ko. Binoto ko si Rudic. Pero, lahat kami nahirapan. Solid yung laban na yun. Congrats sa kanilang dalawa, pero binoto ko doon si Rudic. Yo, run ko na muna sa lahat. Putang ina ng laban niya, ang hirap si Judge 6 threat versus Rudic. Pero kailangan mamili. Putang ina ng lakas ng laban, pati yung kangaroo ko sumipa pre. Pero round 1, binoto ko si 6 threat ng gahibla lang. Siguro kasi parang napredict niya yung team ni Rudic. Pero umawi si Rudic sa round 1 eh, kaya galib na lang talaga round 1, tapos round 2 and 3, yun na, binigay ko na kay 6th threat yun. Pura po tayo na, parang slightly lang talaga, pwede lang tabla kas tournament, mabili kaya 6th threat. Yo, that's Maven, fuck you Ari. Tapos sa laban ni Fuda ay hindi sa laban ni 6th threat at ni Rudic, isa ako sa mga nag-wish na sabi kay Enigma na sana akong pwede tabla, pero hindi daw dahil tournament. So inisip ko na lang kung pwede i-toss coin, pero kung i-toss coin ko medyo madaya din sa dalawa. So inisip ko na lang kung ano yung round na maaalala ko pag-uwi ko pagkatapos nitong event. At ang alam kong maaalala ko yung dalawang rounds na ginawa ni 6th threat. Third round, clearly, para sa akin kay Rudic yun. Parang snowball effect, biglang ano eh. Lumalakas tagalinya. Pero yung first two rounds parang sa akin, merong mga ano eh, parang sa personal taste ko na lang ibabase, may mga medyo off, hindi naman sa, yung medyo dry spot konti. Habang kay 6th threat, parang kalma, pero may konting pitik. So, yun, gusto ko tabla kasi deserve ng dalawang to na mag-move sa next round. So, bilang tournament at bilang judge, kailangan ko mag-decide. Kahit di ko gusto, binigay ko yung 6th threat. 2-2 umede, or 2-1 sa magkabilang dalawang side. Pero 6th threat, pinili ko. Yo, Makoy, Kumigil si Makoy, salida so, fuck this shit. Pinakatamang decision dito is tabla. Yeah, psychedelic. At pinakamahirap dito is bawal magtabla at walang pwedeng tabla kasi nga tournament to. So, parang putang ina. Ang hirap talaga. Kung kanina sinabi ko, pag bumana to, panalo. Kung ito, panalo. Itong dalawang to, dalawa sila parang sabay na manalo. Like, ito, sinulat ko talaga. Yung sack na nag-back out at sa Kristiyano, pero respeto sa lahat ng Muslim. Yung linya niyang ala. Ala, like fuck that. Tapos yung roll, bato,
contest thermometer, tapos disiklan, like fuck, finishing touches, sak maestro, sak dick, makatang taga Mindanao, at higit sa lahat, na binili ko yung kalokohan niya, nag-choke siyang putang ina, tapos yun pala, plastic. Like, akala ko si... Damn, man, 6th na yun. Pero nung bumanat na naman si Rudic, like, stigma, multis na L, tapos origami, yung mga linyang yung putang ina, hindi mo maririnig lahat ng battle lang ganun. Tapos yung W, karunungan, dinilig. Tapos yung 666, like putang ina, yung baligtaran, lalo na yung Rubik's Cube. Pero masasabi ko sa laban na to, sabi, doon lang nagtama sa akin si Rudic, parang shabu, di lahat makakakuha.